Hello mga katuna, kumusta po tayong lahat? Here's my maternity vlog update with pamilya ni Tuna for today. So since wala si Kuya Chet at si Ate Mami kasi nasa school sila, this is our daily routine with my husband. So kami ni Tatay, lagi kami nagwa-walking early in the morning. Usually sa dagat talaga kasi aside sa presko yung hangin, walang alikabok at saka walang mga sasakyan. So, at the same time, kapag hindi siya high tide or low tide siya, talagang maganda siya sa exercise sa paa. So, ayan, hindi pa talaga ako nag-labor. 3 cm pa lang po siya, mga katuna. So, I had my IE yesterday and it says 3 cm. So, kailangan talaga naming mag-walk and ma-exercise para bumaba si baby. So, on the next day, we'll have another IE. They'll gonna check if meron bang progress sa CM niya. So, hopefully talaga manganak na ako mga katuna kasi sobrang bigat na ni baby eyes. Tsaka hindi na rin ako nakakatulog ng maayos sa gabi. Kasi nga, diba, sobrang bigat na niya. So, I am very lucky and very blessed wife to have a very supportive husband who's always there to take care of us, especially sa aming dalawa ni baby ay sa condition ko ngayon as pregnant. So ayan, so ito talaga yung daily routine namin kapag wala na yung mga kids sa bahay. Kasi usually, maaga talaga kami nagigising, tapos inaasikaso namin sila. So, sa hapon, bumalik naman kami kasi half day lang si Ate Mamay. So, ayan, ito talaga yung pinakagusto niya. Gustong-gusto niya talagang maligo ng dagat. At yan naman yung baon namin na niluto ni Tatay. Fried na saging, yan yung favorite talaga ni Mamay na snacks. Yan yung palaging nire-request niya kay Tatay na gusto niyang kainin kapag snacks or sa hapon. At si Tuna naman, nag-enjoy din siya sa kanyang routine na kapag dinadala namin siya sa dagat, talagang mahilig siyang kumain ng mga dahon or damo doon sa dagat. So kami lang, walang masyadong tao talaga doon sa dagat. O ayan, yan yung niluto ni Tatay. So si Tuna, naligo na kasi siya sa bahay. So parang hindi niya rin niya na gusto na maligo sa dagat, lalo na kapag hindi din naliligo si Tatay. So ang gusto lang niya, magmuni-muni katabi ni Tatay. So nasa kabilang upuan naman ako. So ayan, ini-enjoy lang nila yung presko ng hangin sa dagat. Habang si Ate Mamay naman ay ini-enjoy din niya yung tubig kasi talagang mahilig si Ate Mamay maligo sa dagat. At yan, nakapag-snacks na rin siya. Ito talaga yung favorite snacks niya. Maganda din talaga mga katuna kapag ito yung pinapakain nyo sa mga anak nyo kaysa pakainin nyo sila ng junk food. So, usually natutulog talaga si Ate Mamay sa hapon before kami maligo ng dagat. Tapos, pag nagsasnack siya, talagang nilulutuan siya ni Tatay ng mga pagkain na healthy. At si Tuna, mahilig din naman siyang kumain sa matatamis. So, trinay niya na i-open yung food ni Ate Mamay kaso hindi niya talaga nakayanan. So, si Tatay na lang ang nag-open tapos binigyan na lang siya ni Ate Mamay. Talagang hindi niya lulubayan si Ate Mamay niya kapag hindi siya binibigyan kasi mahilig talaga sa matamis yung kambing na yan. Pero hindi naman namin siya masyado talagang ina-spoiled niyan kasi delikado din sa health niya. So anyway mga katuna, till our next video, do not forget to subscribe to our YouTube channel at Tuna the Goat and follow our Facebook page at Pamilya ni Tuna. Thank you and have a wonderful day po.